Sa mga gagamit po ng DC circuit breaker, ibig sabihin po DC, direct current, no? Pang battery po ito na circuit breaker. Sa mga gagamit po, kailangan i-match nyo yung breaker ampere. So yung mga repairman, no? Example lang battery na isang motorcycle battery, no? So meron tayong ginamit dito na 20 ampere po yung value. Ayan po mga repairman, no? So C20, ibig sabihin 20 ampere po yung value, no? So subukan natin kung ano yung mangyayari sa isang 20 ampere. Kung ito ba ay mag-off or masusunog yung wire, no? Subukan natin. 20 ampere po ito, no? Kaya mas maganda po kung alamin niyo muna kung ilan po yung wattage na nababagay sa inyong circuit breaker, no? Or sa paggagamitan po na battery, no? Kadalasan po sa mga solar panel po, no, kailangan may breaker po 'yan, may breaker ng battery, may breaker ng solar panel, no? Para safe nga naman. Hindi siya ma-short, no? Hindi po kayo masunugan. Yun po yung safety ng mga breaker. Ang trabaho po niyan, kapag may shorted, mag-off po siya, no? Yun ang trabaho niya. Eh, paano kung mataas yung ampere? So, ano mangyayari? Okay, panoorin niyo po ito. Kaya hindi basta-basta maglalagay ng 40 ampere, no? 60 ampere, no? Hindi basta-basta. Napakataas na po nun, mga repairman, no? Para sa akin, mas mababang ampere, mas safe po siya, no? Mas okay po yung 10. No, 10 or 15, mas okay po yan. So halimbawa, meron tayong nilagay, no, 20 ampere. Iyon. So anong mangyayari sa wire, sa breaker? So tingnan po natin, no. Ayan, short natin mga repairman. Yan, naka-on po siya, no. Inalis ko yung ano niya rito, yung holder, no, yung kasi kapag inon mo siya, sasabay din 'to, no. Pero inalis ko siya, no. Inalis ko yung holder. Iyon. So bali naka-off yan, on natin. Yan, na-on. So ngayon subukan natin. Upward. Yun mga ka-repairman, no? Masusunog yung wire, hindi mag-off yung 20 ampere. Yan ang baho. Yan, no? Masusunog yung wire, hindi mag-off yung 20 ampere. So paano naman kapag 10 ampere lang? No? So bali bawasan natin 'to. Alisin ko yung isang terminal. Ito, no? So example mga ka-repairman, ito po ay 10 ampere. Nabawasan natin. So, yun, inalis ko yung isang terminal. So, yun po, mangyayari, 10 ampere na lang to, no? Hindi na siya 20 ampere. Kasi nga po, yung mihila or yung source natin, no? Ito yung source niya, ito yung load. Yun, so, bali, sinubukan natin, no? Isang ano lang, isang phase na circuit breaker, no? Hindi na siya 2 hole, no? Or hindi na siya 2 pole. Yun. So, mangyayari, 10 ampere na lang po to, no? So, ito po, syempre, wala na to, no? Kasi wala naman siya naka-load, wala naman, ano, no? Ito lang yung nating ginagamit. Yung isa, yung left. No, subukan natin kung mag-off ba to. Short natin. Yan, mga repairman. Nag-off siya, no? Isa pa. Yan, lobat na yung battery. Pero nag-off po siya kanina, no? Nakita nyo? Aray, init. So, yun po, no? Hindi na kayang i-off ng ating circuit breaker, no? Dahil lobat na yung battery sa kaka-short natin. Pero nakita nyo po kanina, no? Unang short natin, nag-off po siya. Isa pa? Ayan, ayaw na, no? So ibig sabihin, ababa na yung ampere ng battery, lobat na. No, yun po yung example na kapag mataas yung ampere ninyo, mga ka-repairman, ay masusunog po yung wire, no? Kaya nakita nyo po kanina, isang phase lang yung ginamit ko, yung left. No, bali 10 ampere na lang, nag-off po siya, no? So, yung mga ganitong klaseng battery, 10 ampere, no? Yung mga 100 ampere hour na 12 volts, para sa akin po, no? Ay yung mga 10 to 16 ampere ang gamit. Huwag kayo maglalagay ng 20. No, sa mga 200 ampere naman na 12 volts, okay po sa akin yung 16 ampere. Huwag po 20. No, mas safe po yung mababa kaysa mataas. Okay, no? So siguro marami naman magbabasa sa inyo, no? Okay. So dalawang klase 'yan. Una, yung mataas na ampere, no? Sana po maunawaan niyo 'to. Una, yung mataas na ampere. Kung mataas ang ampere ng breaker mo, ano mangyayari? Masusunog yung wire kapag may shorted, hindi mag-o-off. Okay? Ayun po yung dahilan, no? Pangalawa, mababa ang ampere mo. Okay? Mababa yung ampere mo. Kapag maraming naka-load, overload ka na, no? Lalo na sa mga SCI, sa mga inverter, no? Kapag overload ka na, na-reach yung mataas na current,
mag-off po ito yung mababang amper. No, yun po yung benefits, no? Kapag overload ka na, kapag sobrang bigat na yung nakaload ng inverter mo, no? Kapag mababa yung amper, no, possible na mag-off po siya or may possible na hindi. No, usually mag-off lang yung mga circuit breaker, no, overload tsaka short circuit. Pero yung overload na bihirang-bihira lang, no, kapag talaga sobrang bigat na, no? At ito yung pangalawa, no? Kapag nag-short po yung wire mo na sa battery, shorted, no? Na-short yung inverter, na-short yung panel, na-short yung battery. Yung pangalawa na to ay safety dahil nga mababa yung breaker amper mo. So mag-off siya, no? Hindi siya masusunog. Kaya mas gusto ko yung mababa kaysa mataas na circuit breaker amper.